kapwa Pilipino na hirap at nag-i-house, lalo na ngayon may pandemya. Ang dami walang work life. Salamat at meron kami trabaho. Sa dulo ng kuwepang madilim, may naghihintay na liwanag. Iba ang pakiramdam ng mahala namin dito. Iba ang pakiramdam ng respeto namin sa isa't isa. At ito magalang si Daddy Bill. Hindi ako magalaw! Tropa talaga. Sa tropa, walang natitikon. Sa tropa, lagi may inaasar. Yun kami. Walang star dito. Lahat pantay-pantay kami dito eh. Never ko nagawa yung mga ginagawa ko ngayon dito. I'm all in. Their family talaga. Ang saya talaga. Ang saya sa Lord. Kaya natutuwa yung mga tao kasi masaya lang din kami. Wala kami ginawa kundi tumawa ng tumawa. From day one namin, every day sa amin is a fun day talaga. Ang Hope, ito yung dating game kung saan magtatagpo yung mga nagkahiwalay. Ang sarap! Sobrang kilig na kilig ako doon. Ang ganda, ang ganda ng Hope kasi dati puro mag-ex lang, ngayon pwede magkaibigan. At ngayon, pamilya. Tsaka yung mga question na, nag-cheat ka pa sa akin, diba? Pero sinasagot on national television. Kami lang nakagawa nun. Talagang pagdating sa love life, ang bilis makakonek ng tao. Everybody wants to celebrate love. Sagot ko na ang pa-check-up nyo, pati na rin ang salamin nyo. Sagot ko na yung 20,000 para sa inyo. Hindi mo naman, yung hihingin lang para sa asawa niya, para makabili ng sando. Meron pa, sabi ng mga anak, Papa, sana manalo ka. Para makabili ka ng fried chicken. There's one father. His name is Tatay Jerry. He is a farmer. Very simple man. But such a great father. He touched me in a way that was very raw. He represented a father who only wants the best for his kids. Ito, magtataho. Tapos 30 years na siya nga magtataho. So, ibig sabihin, sa edad niya ngayon, parang nakakaawa ng tingnan. Sabi ko, Tay, sagot ko na yung bisikleta mo na may sidecar para at least hindi ka nahihirapan. Sa maliit na paraan, nakatulong ako. Hindi ko makakalimutan yung contestant na nanghihiram ng sapatos, makasali lang sa pera usog. Sabi ko sa kanya, bibilang kita ng maraming sapatos. Hulog ng langit, pandemic, pero nagkaroon lang ng loan. Every time na may natutulungan kami, it brightens up our day. Imaginein mo na lang, kada araw na meron lunch out loud, may natutulungan tayo. Maraming po nalamat dito po sa Pera Usog. Lalo na kay Lord. 100,000 pesos! Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming po kayong natutulungan katulad ko na hirap sa buhay. Anak, para sa atin ito, hindi akin lang, sa inyo lahat, sa atin lahat. Thank you! Ito na rin yung paraan para ibalik naman namin sa mga tao yung tulong na dapat namin ibigay sa kanila. For me, I see Lunch Out Loud as hope. Everyone can dream and everyone can hope and everyone can help. I just want to take this opportunity siguro magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa amin lahat dito sa Lunch Out Loud. Malaki ang role ng Lunch Out Loud sa buhay namin lahat. Hindi lang sa mga artista, sa lahat ng tao behind the cameras din. Anywhere from the utilities, all the way up hanggang sa producers, directors, ay galing sa ABS-CBN. Mga taong mga na-retrenched itong pandemic season. Itong Lunch Out Loud, binigyan kami ng kinabukasan para sa mga pamilya namin. It wouldn't happen this way if it wasn't orchestrated by God.